na-announce na meron ng Encantadia ulit. Yes. Pirena is back! Oh my gosh! Oh my gosh. Pirena slash Pirana. Boss G, the fire in you is there. Nakita na natin sa Running Man, pero babalik pa rin yung original na parang the fire... Yes. Queen ba? Tama ba yung term ko? Tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Tagapangalaga ng brilyante ng apoy. Ang haba, di ba? Ano din yun? Close to my heart din yun. Kasi isa yun sa mga roles na talagang pinaghandaan ko. Nagmarka rin sa buhay ko. Mm-mm. Kasi same siguro ng mga... ang mga tao na tumatawag sa akin outside work na Boss G, minsan may tumatawag pa rin talaga na Pirena. Mm. Yeah. Pirena. And then every time I see people dressed up as Pirena, yung parang, wow, ang saya naman. Naging parte ako ng buhay nila. Kasi especially mga little kids. Yeah. And part na rin ng LGBTQ plus A community na... minsan may mga drag queens na nagde-dress up as Pirena. I love it. Yeah, shout out kay Lady Gagita. I saw her sa isa sa mga episodes ng show na Drag Den yata to. Okay. Drag Race. Nag-Pirena. Oh my god, I have to look at this kasi hindi ko pa nakikita to. And I love drag. So, yeah, kaya parang oh my gosh, ano na nangyayari? Ah, yeah. Tapos kagabi, bumisita ako sa bahay namin sa QC. Tapos parang wala, lang ako. Nagpagawa kasi ako ng sword ni Pirena. So, pinost ko 'yun sa Instagram story ko. Tapos parang tinanggal na namin siya dun sa wall. Mm-hmm. Tapos, hinawakan ko ulit siya. Medyo mabigat siya kasi replica na siya ng talagang, ng sword ko. Na ginagamit ko sa mismong show. Tapos, may isang box din dun na may tatlong notebooks ng Pirena. Ah. Pirena naka-costume, Pirena naka-gown, tapos parang, ano pa ba yung isa? Parang ayun, tatlong, hindi ko pa siya pinupost, pero parang, ala, nagpapahiwatig na talaga siya na... Ito na. Oo, ito na siya na kailangan ko nang bumalik ulit. And kailangan ko na mag-train ulit. And then, ito na, may mga bago ng characters sa paparating. Yes. And exciting kasi ako pa rin si Pirena. Kumbaga, lumawak yung storyline ng Encantadia. Naging Encantadia Chronicles na siya. Yeah. Sangre. So, syempre... May mga kingdoms na i-introduce. Side stories. Tapos, yung sa ending kasi ng Encantadia noong 2018, may mga bata na. Yeah. So, curious din ako kung paano tatakbo yung mga story ng mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Kasi may lalaki ng tagapangalaga, yeah. Diba? Tapos nandun din si Angel, tapos si Faith, si Bianca. So, nung nakita ko sila sa story ko, na-feel ko yung tension and yung pressure sa kanila. Sabi ko, ganyan which ganyan is naramdaman mo rin. Yes, yeah. Ganyan na ganyan kami nung time noon. Siguro, mas matindi yung pressure nung time noon kasi remake yung ginawa coming namin. Coming from yung pinaka-original na series talaga. Yes, may direct comparison dun sa previews, sa mga OGs. We can never parang level up to what they've done. Hindi namin mahihigitan or mapapantayan kasi ibang ibang henerasyon yun. Uh-oh. So parang nung time na yun, gusto lang din namin maging faithful and maging truthful dun sa emotional journey ng mga characters. Kasi yun yung, siguro every time I do a role or a character, pinag-aaralan ko yung ano bang emotional journey niya. Yeah. Gumawa ako ng diary for that. Ah, so, ginawan ko ng diary si Pirena na parang yung mga hugot niya, bakit siya yung black sheep ng dun sa apat, mm-hmm. bakit siya yung humiwalay, ano yung pinagdadaanan niya, ano yung talagang reason kung bakit galit siya sa mga kapatid niya. Mm-hmm. So, ayun, yung inano ko kay La Bianca nung nakausap ko sila sa story ko. Sabi ko, kung makakatulong sa inyo,
sulat din kayo kung anong nararamdaman niyo doon sa character ko. Parang isa 'yon sa mga characters na talagang in-depth ko siyang pinagtuunan ng pansin. So dahil medyo in-depth yung ginawa mo kay Perena, matanong ko lang, ano ba ang green flag ni Perena? Curious lang. Curious lang din. Oo, kasi kilala na niya eh. Kasi, so actually, good question yan. At alam na, kilala natin si Perena na, you know, may mga hugot talaga siya. So, wag na natin tanongin yung red flag kasi alam natin lahat yung red flag niya. Pero para sa'yo, ano ang green flag niya? Ang tagal kong pinag-iisipan din ko ano yung green flag sa kanya. Pero there was a time na tinanong ko si Direk Mark, alam mo, siguro, ano, parang isa sa mga reasons kung bakit bugnutin si Perena, wala siyang love life. Diba si Danaya may Akil, si Amihan may Ibaro or Ibrahim, si Alena, for a time, naging Ibaro at Ibrahim. Pero at some point, nagmahal sila. Nagmahal silang tatlo. Si Perena walang lumigaw man lang sa kanya. Wala man, walang kilig. Walang kilig. Parang wala man lang nagpakilig sa kanya. Yeah. Wala man lang nagpatipok ng puso niya. So parang binring up ko lang kay Direk Mark. And then, meron after a few weeks, siguro nag-deliberate sila. Parang naisip nila na meron siyang naging ka-partner. May backstory siya. Yan na. Yung dumating na yung character ni Mark Stapasio. Oh my tapos, gosh! Parang ang ganda rin ng arc ng story na yun for her kasi hindi siya yung parang medyo iwas pa siya. Hindi niya pa tinatanggap fully yung yung womanhood niya or yung konsepto ng pag-ibig or yung konsepto ng relationship. He was bringing out her feminine side, yes. And she could not understand that. Yes. She couldn't understand, why am I like this? Yes, kaya parang meron siyang mga eksena na, bakit kaya ganito? Nakakainis naman to. So, inis yung initial reaction niya dun sa lalaki. And then finally, natanggap na ni Perena at nagkabunga yun. Yeah. Kaya doon sa Encantadia ngayon, may anak siya. Tapos, na si Faith. Yes. So, ayun, parang siguro... And that is who the character of Mark Stapasio. Yes. Okay. Yes. So, ang galing! Yun, siguro nahanapan ko siya ng green flag.